Oh, parang brownies na. Good morning mga master. So wala nang paligoy-ligoy pa. Ito na yung bike check ng ating gravel slash cyclo cross. Ito na yung bike check ng ating project bike. Yan mga master. So good morning. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Ito na yung ating bike check ng project. Ito na yung yun, good morning mga master. Ito na yung inaantay yung bike check ng ating naging project bike, yung doppelganger from road bike into gravel or cyclo, di ko kasi alam eh. So ito na yun. So yun, unang-una mga master, original bike na to is yung akin lumang doppelganger obelisk. So road bike siya. 700c na road bike. Tapos siya rin yung ginamit ko dati, kung hindi nyo maalala, siya yung ginamit ko dati sa NCR loop, sa Monasterio de Tarlac, dun sa fun ride with Ira and Angelo. So yun yung itsura niya dati. Pero ipopost ko rin naman yan dyan. Ngayon master, itong doppelganger ko is nabili ko ito dati ng second hand dito sa amin. Nakakatawa nga yun eh. So bibili ako ng morning, bibili ako ng pandesal. Nakita ko naka display sa tapat ng bahay niya. Tapos tinanong ko, sir magkano? Ano niya, 5,000. Buo na yung bike, as in buo. Stock na stock. Kung ano yung nandun sa website, ganun na ganun. So sabi ko, sige kuya, saglit lang. Kung wala ko sa labi. Tapos binili ko agad. Kasi nga swerte. So ginamit ko siya as is ng ganun. So mga master, so recently parang naisipa ko gusto ko bumuo ng touring bike talaga. Kumbaga yung pang long ride na naka drop bar. So saktong sakto, naalala ko yung doppel ko is bakal. Kaya sakto siya for touring. Kaya naisipa ko i-convert siya into gravel or cyclocross para pwedeng gamitin sa mga malalayang lugar. So ito na siya ngayon mga master, haba na intro. Simulan na natin yung bike check. So yun nga, ang original bike natin dito is doppelganger obelisk. I-post ko yung website para makita niyo yung original specs niya. Unang-una, bakal siya. Frame and fork, I think bakal talaga to. So ginawa ko dito is, kung mapapansin nyo, pinastrip to metal ko. Yan. Tapos yung fork, pinapinturahan ko yan ng itim para medyo bagay-bagay naman. Yan. So specs niya mga master is, unang-una, originally itong bike na to is 2x7 speed. Yan. So ang mga una kong ginawa dito is, syempre, pinalitan ko yung yan. So yung pangarap natin is naka-Claris tayo master. Shimano Claris na Octalink. I think 48x36 yata ah. Ewan ko talaga lang. 1, 2, 3. Ayoko bilangan eh. Yun, basta yun, naka Shimano Claris tayo na Octalink sa harap, 2 speed. Tapos yung stock nya na FD pa rin. I think non-series to, master, kasi ito kakaiba to, downpull to eh. Yun, sa baba nagagaling yung kable. Tapos yun, stuck pa rin yung pedal ko. Tapos yung likod natin is ganun din, Shimano Claris na 8 speed. Pero this time ang ginawa ko is pinalitan ko siya ng cogs. Dati ang gamit ko is 1434, yung mega range na 7 speed. Ngayon ginawa ko siyang 11x40. Yan, 11x40T, para meron naman tayo pang ahon. Kaya ano, recently mga master, tinry ko to sa
Pumasok ako doon, tinry ko sa Timberland. I think solve na ako dito sa 40 feet. Yun. Tapos, bumili ako nitong ano, generic na chain guard. Kasi hindi pwede yung ordinary chain guard natin dahil yung cabin niya dito nagraran sa baba. Kita nyo? Yan. So, kailangan ganito yung chain guard ko. Okay. Tapos, syempre, feeling gravel bike cycle, kailangan dalawa yung battle cage. So, yun. Meron naman tayo isa dito yung battle cage na original. Yan. Yung pangalawa mga master, eto nabili ko to sa Decathlon. 200 something to. Ano siya? Parang, yung portable na battle cage holder, blah blah blah, kung ano matawag doon. So, ni-strap lang siya, meron siyang tornilyohan. So, yun yung ginawa ko para maging dalawa. Yung iba, nilalagay yan dito sa fork, pwede. Kung gusto mo, lagay mo dito sa ilalim. Gusto mo, dito, pwede rin yan. Baba. Yun, master, ang kable na ito is, yun, sa baba nagraran, dalawa. Yan. So, yung preno ko, tsaka yung, yung FD ko, tsaka RD ko, dito nagran yung cable sa baba. Tapos yung brake sa likod, dyan nag-run. Okay, so seat post, ordinaryo lang yan. Puha natin, Velo Plus VL3256. Medyo hiyang yung pet ko sa mga Velo Master, kailan lagi yung upuan na ginagamit. Ano yung pandesal ko? Dito ka muna, malamig. Yan. Tapos, upuan. Gulong natin, master. Kinuha ko muna yung nasa butterfly natin. Gusto kong testingin yung ano, performance niya. So, originally, itong bike na to, hindi pasok dito yung mga MTB na hub. So, kailangan ko pa siyang ipabuka para pumasok yung mga pang MTB. So, yun. Nagamit ko itong wheel set natin ng butterfly natin. So, nakabit ngayon is itong Easton A90C 29er. Yan. Tapos ang nakakabit na gulong is Panaracer na 700x32C. Yun. Yung clearance naman niya saktong-sakto lang. Ayan, no. Ayan pa siya sa baba. Yun, medyo masikip na lang din. Tinry ko mag 35C pero sobrang sikip na. Onting alikabok lang. Baka mas stuck. Yan. So, kill stem niya original pa rin. Pinapinturahan ko lang ng itim. So, ito yung, kung hindi nyo alam, ito yung mga lumang road bike na nakatornilyan dito tapos bumubuka yan para malakto. Tapos, syempre nagkabit ako dito ng ang tawag dito, camera holder natin. Tapos yun, stock na drop bar pa rin to. Itong drop bar na ito, aluminum to. So yung medyo bawas sa timbang. Pati pala yung kill stem master, aluminum to. Tapos itong tawag dito, bar tape natin, Rock Brothers, nabili ko sa Shopee. Ganda na ito, lambot sa kamay. Sa lahat na nabili ko na bar tape, ito, pinaka nagustuhan ko. Ganda niya eh, lambot eh, oh. Tapos yun, ating speedometer. Tapos, yun nga master, nag-shift na rin ako sa STI. Dati ko naalala yung naka-down tube shifter to. So, nag-STI na rin ako. Bumili ako ng Sensoriflex 2x8. Yan. So, marami naman nag-review na yan, pero para sa akin, nagamit ko na siya sa, yun nga, Sierra Loop. Okay naman yung shifting niya. Medyo, ewan ko kung tricky lang dun sa pang 7 and 8. Kasi pag 7th gear tsaka 8th gear kailangan, mahaba yung tulak mo. Kasi pag maiksi lang, yung ordinaryong upshift lang, hindi kumakapit eh. Nalalaglag ka pa lalo. So, kailangan mas malaki yung tulak. Pag aakyat ka from 1 to 6, konting abante lang. Tama yung kakapit yung mararamdaman mo. Pero pag 7 and 8, kailangan mahaba yung tulak mo. Tapos syempre, shout out dito sa Rosary. Ano to? Maganda to master. Lalo na pag sa mga long flats. Pwede nyo siyang gamitin, no? Diba? Ganun lang kayo. Pwede kayo magdasal habang mabang diretso yung mga 2 oras, 3 oras. Tapos yun na, ang pinakakabangan na lahat. Kung mapapansin nyo dati mga master, V-brake to eh. Paano to naging disc brake?
So teka, baliktarin natin. Yan, eto na. Ganda, ganda na angle na to. Yun. So, ang ginawa natin dito, master, eto siya. Pina-welding natin yung preno. Yan. So, ganyan yung tsura niya sa likod. Ngayon, master, at saka to, siya nagkabit na ito. Magaling yung nag-welding na ito, mga master. Alam niya yung alam niya ginagawa niya, syempre. Tapos, siya rin nagkabit na ito. Lalagyan ng kable. So, hindi ko alam kung pwede ko banggitin kung saan ako nagpagawa. Hindi ako sure kung gusto niyo tumanggap kasi kung okay lang nasabihin ko sa vlog. Pero i-comment niyo sa baba, master. I-chat-chat ko sa inyo kung saan ko siya pinagawa. Ngayon, sa harap, ganun din, pinakabit ko na rin to. Nag-isip ako nung una sa harap eh. Bibili ba ako ng fork na meron na? Or, hindi ba ako, pinakabit ko na lang dyan, di ba? Pero pulido yung gawa, master. Yun. So ginamit ko rin yung dati kong preno sa butterfly, ipinagpalitan ko na mechanical brakes. Yan, tourney. Tapos yun, nakabit is yung speed 1 na hub, tundog may MM. Luma naman natin yan. Tapos ito, ito yung ano dito. Ito nagdadala dito. Yan, yun, kable niya MOB. Iba ba? Medyo magulo mag-bike check, pero I think alam niya naman yan. Yan, so masabi ko dito, master, siguro ang ano ko dito is hindi mo kailangan gumastos ng malaki para mabuo yung gusto mo na bike. Onting research, onting aral, di ba? Kunyari ito, niluma akong road bike, naging gravel. Naging gravel touring. So, hindi naman kailangan na biyak lagi wallet natin pag gusto natin ng maganda o dream bike, di ba? Tsaga-tsaga lang, aral ng onte, ipon ng onte, kahit hindi yung mga carbon-carbon talaga na mga napapanood natin sa TV. Gusto ko ano yung gusto mo talaga na practical. Pwede naman yun. Drama. Yun. Yung mga master, thank you for watching. Salamat.